Mga kultural na pamayanan sa Pilipinas. Magandang araw mga bata. Handa na naman ba kayong matuto ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito? Halina, makinig at matuto. Masdan at kilalanin ang mga sumusunod na kagamitan. Ito ay isang bagay na ginagamit ng palamuti sa ating katawan. Ito ba ay A. Banga, B. Alahas, C. Kasuotan. Tama, letter B, alahas. Ito ay isang uri ng lagayan. Ano ito? A. Banga, B. Alahas, C. Kasuotan. Tama, A. Banga. Ito ay ating ipinansasaplot sa ating katawan. Ano ito? A. Banga, B. Alahas, C. Kasuotan. Tama, kasuotan. Ang mga gamitan na inyong nakita ay mga bagay na nalikha at tinisenyo ng iba't ibang pamayanang kultural na matatagpuan dito sa ating bansa. Sa leksyong ito, ating kikilalanin ang mga pamayanang kultural ng ating bansa at ang ilan sa mga bagay na siyang nagiging daan upang magkaroon sila ng pagkakakilanlan. Ang Pilipinas ay nahahati sa tatlong grupo ng kapuloan. Ito ay ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa mga kapulohang ito, naninirahan ang mga pangkat etniko at namumuhay sa kanilang kultural na pamayanan. Sa Luzon, matatagpuan ang mga sumusunod na pangkat etniko: Agda, Bontok, Gadang, Ifugao, at Ibatan. Agta. Ang mga Agta, Aita, Ita, o Ati ay mga grupo ng pangkat etniko na kabilang sa pangkat ng mga Negrito. Naninirahan sila sa mga lugar na magubat at malapit sa paanan ng mga bundok. Ang kanilang pangunahing ikinabubuhay ay ang pangangaso. Bontok. Ang mga Bontok ay kilala rin sa katawagang Igorot at Giannis. Naninirahan sila sa mga bulubundukin ng Mountain Province. Ang kanilang pangunahing ikinabubuhay ay ang pagtatanim at pangangaso. Kilala rin sila sa kanilang tradisyonal na paraan ng pagtatato, gaya ng tsaklag. Gadang. Ang mga Gadang ay naninirahan sa Nueva Vizcaya. Kilala sila sa kanilang tradisyonal na paraan ng paghahabi na inaadornohan nila ng mga beads na yari sa bato, kahoy, at buto ng halaman. Kilala sila sa kanilang mga produkto gaya ng bakwat o sinturon, akin o palda, at abag o bahag. Ifugao. Ang mga Ifugao ay kabilang sa pangkat ng mga Malayo. Naninirahan sila sa mga bulubundukin ng Hilagang Luzon. Kilala sila sa kanilang katangi-tanging paraan ng pagtatanim ng palay na siya ring kanilang ikinabubuhay. Ibatan. Ang mga Ibatan ay naninirahan sa lugar na napalilibutan ng tubig, ang Batanes. Ilan sa pinagkukunan nila ng hanap buhay ay ang pagtatanim at pangingisda. Kilala sila sa kanilang mga bahay na bato at kanilang pamandong sa ulo na tinatawag na bakul. Atin munang balikan ang ating mga napag-aralan. Kilalanin kung anong pangkat etniko ang tinutukoy.
Kilala sila sa kanilang mga produkto gaya ng bakwat o sinturon, aken o palda, at abag o bahag. Sino sila? A. Agta. B. Gadang. C. Bontok. D. Ifugao. E. Ibatan. Tama. C. Gadang. Kilala rin sila sa kanilang tradisyonal na paraan ng pagtatato gaya ng tsaklag. A. Agta. B. Bontok. C. Gadang. D. Ifugao. E. Ibatan. Tama. B. Bontok. Kilala sila sa kanilang mga bahay na bato at kanilang pamandong sa ulo na tinatawag na bakul. A. Agta. B. Bontok. C. Gadang. D. Ifugao. E. Ibatan. Tama. E. Ibatan. Naninirahan sila sa mga lugar na magubat at malapit sa paanan ng mga bundok. A. Agta. B. Bontok. C. Gadang. D. Ifugao. E. Ibatan. Tama. A. Agta. Kilala rin sila sa kanilang katangi-tanging paraan ng pagtatanim ng palay, na siya rin kanilang ikinabubuhay. A. Agta. B. Bontok. C. Gadang. D. Ifugao. E. Ibatan. Tama. D. Ifugao. Binabati kita. Ngayon ay nakikilala mo na ang mga kultural na pamayanan sa Luzon. Ipagpatuloy mo ang iyong pagkatuto sa panonood ng ikalawang bahagi ng leksyon, ang kultural na pamayanan ng Visayas. I-click lamang ang video link sa ibaba. Kung iyong nagustuhan ang iyong napanood, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa susunod na mga updates. Paalam!